ABS-CBN na piling i-partner ng isang TV services sa Africa. Kapamilya Teleserye, mapapanood na! Bilang bahagi ng multi-year agreement nito sa StarTimes, sinabi ng ABS-CBN Corporation na ang dalawang hit action series ay ipapalabas na sa pamamagitan ng serbisyo sa pay TV ng digital TV operator sa rehiyon ng Sub-Saharan. Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanya ng media at entertainment na pinamumunuan ni Lopez na ang serye ng aksyon na Brothers, ang Probinsyano at Fest of Fate o Sandugo ay ipapalabas na sa bansang Africa, Ghana, Kenya at Madagascar. Sabi ng kinatawan ng ABS-CBN, ito daw ay bahagi ng isang multi-year volume agreement. Ang mga palabas ng ABS-CBN Entertainment ay naipalabas na rin sa Africa sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng aming libreng TV at magbayad ang mga kasusyo sa TV sa iba't ibang bansa sa Africa. Pinatitibay ng ABS-CBN ang negosyo sa pamamahagi ng nilalaman sa buong mundo. Noong 2020, maalalang nakapagbinta ang ABS-CBN ng 16 titles sa iba't ibang banyagang network sa Asia, Latin America at Africa. Ang pamamahaging pang-international ay magagamit sa 50 territories sa buong mundo. Sa Pilipinas, ang mga palabas ng ABS-CBN ay naipapalabas na sa pamamagitan ng Kapamilya Channel, TV5, E2Z, Jeepney TV at na-stream din ito sa YouTube, Facebook, iWantTFC, TFC, Netflix, WeTV at iFlex. Ang nakalistang conglomerate ay nawala ng bid para sa pag-renew ng franchise ng Kongreso noong 2020 at simula pa ay bumili ng oras ng pag-block time mula sa iba pang mga broadcaster. Ang ABS-CBN ay nananatiling matatag pa rin sa pagbibigay ng world-class content sa mga viewers, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa international distribution nito. Sa panahon ngayon, mas lumawak pa ang naabot ng ABS-CBN shows at movies dahil ilan sa mga TV networks sa ibang bansa ay nakikipag-partnership na sa Kapamilya Network. Di maitatanggi na ang kalidad ng ABS-CBN ay pinagkakatiwalaan sa mga international viewers at dahilan ito, nabilhin ang mga palabas ng Kapamilya Network at gagawa ng adaptation sa mga sikat na series. Pagdating din sa international awards, nakilala din ang ABS-CBN sa husay sa pagbabalita at pagbubuo ng mga istoryang nakaka-excite panoorin. Dito ay masaya ang production ng ABS-CBN sa mga achievements ng network sa kabilaman ng walang prangkisa nito. Isang taon na, ngunit ang ABS-CBN ay nakatayo pa rin at pinalawak ang mga contents at services kung saan maaabot ng network. Noong nakaraang araw din, ay masayang inanunsyo ng ABS-CBN CEO na si Carlo Katibag na papalakasin nila ang network sa pamamagitan ng lumalaking online world ngayon. Kahit walang prangkisa, ay mas lumaki pa ang audience ng ABS-CBN sa streaming platforms. Kayo, ano ang masabi nyo na ang ABS-CBN shows ay ipapalabas na sa African territories? I-comment na yan at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.